Usapang property sa US visa application, bakit ba kailangan tayo mag-submit ng property documents? Papaano kung hindi pa sa atin nakapangalan yung property? Or papaano kung wala tayong property talaga? Pag-usapan po natin sa video ito. Magandang araw, ako po si Todd, The Accidental OFW, at mag-umpisa po tayo kung bakit kailangan natin yung property doon sa ating US visa application. Ang title to a property po ay nag-i-establish ng rootedness. At ang rootedness na pag-usapan na natin sa ating mga past videos, ito po yung intention to return or yung strong ties natin doon sa bansa na pinagmula natin, kung saan sinasabi natin doon sa visa officer na kailangan kong bumalik pagkatapos ng purpose ng trip ko dahil may mga considerations at may mga circumstances ako na nasa Pilipinas na kailangan kong balikan. Kung ang iyong property ay income generating property, po pwede rin po na patunayan mo yung o establish mo ang iyong ability to support yourself during the trip, dahil isa ito doon sa income na pumapasok sa'yo every month na po pwede mong gamitin para i-convince sila na meron kang kakayahan na suportahan yung sarili mo doon sa pagpunta mo sa US. Kaya po mahalaga yung property, whether non-income generating or income generating, sa pag-apply ng US visa at yung documents na kailangan isubmit mo as attachment doon sa iyong TS-160 na nagre-reflect dito sa ownership or possession of these properties. Yung pangalawa po natin tanong, papaano kung wala akong property, ma-approve pa rin kaya ako ng US visa? Tandaan po natin na hindi lang yung property or title to a property yung mag-e-establish ng ating rootedness. Isa po ito, pero hindi naman sinasabi na ito lang yung makakapagpatunay ng ating rootedness. Pwede rin po natin ibigay sa kanila yung circumstance ng education. So magbibigay tayo ng mga documents na related to our education. Kung halimbawang short visit bilang yung magiging trip natin sa US, pwede po tayo magbigay sa kanila ng mga documents at saka yung approval na binibigyan tayo ng pagkakataon na makapamasyal, whether sa teacher natin, whether sa dean natin, etc. Pwede din po yung business. So magtatagtag tayo ng mga documents at saka mga permits at ilalagay natin as attachment doon sa TS-160 para sabihin nila na meron tayong legitimate business na pinagkukuhanan ng ating funds at hindi tayo po pwedeng magtagal sa US nang wala ito, dahil kung gagawin natin ito ay baka mapabayaan natin yung business natin. Pupwede din po yung employment as basis for rootedness. Yung employment po, kung kailangan po nating mag-submit ng mga employment contract natin, or yung iba pang pagpapatunay na tayo po ay empleyado. Gayun din po yung email or form na magsasabi na pinayagan tayo na magbakasyon at magpunta sa US, or yung mga leaves natin ay authorized at hindi lang po tayo pupunta sa US nang walang paalam doon sa employer natin. So dahil po dito, i-establish din natin yung rootedness natin kahit na hindi tayo magsubmit ng mga properties. Yung pangatlong tanong, papaano kung hindi pa sa akin nakapangalan yung property? Pwede ba i-submit ito sa US visa application? Kung wala pa sa iyo yung titulo ng property mo, pwede naman na i-submit natin yung mga documents na nagpapatunay na tayo yung nagpo-possess at tayo halimbawa yung nagbabayad yung property. At alam naman po sa US Embassy or sa visa processing na kung wala pa sa iyo yung property niyo, pwedeng binabayaran mo pa or pwedeng pagkabayad mo pa at saka matatransfer sa iyo yung property. So ang mangyayari dito is magpapakita tayo ng mga documents na magpapatunay na on the process tayo sa pagbayad dito. So pwede po tayo magpakita halimbawa ng extrajudicial settlement of property among legitimate heirs. Pwede din po na mortgage property, pwede rin na contract to sell, or
pwede rin tayo mag-submit sa kanila ng mga tax declaration documents sa tayo, yung nagbabayad ng mga tax doon sa property na yun, para at least ipakita natin sa kanila na kahit wala pa sa atin yung absolute ownership dahil wala pa sa atin yung titulo at hindi pa nakapangalan sa atin, tayo na po yung tumatayong owner or yung may-ari ng property na yun, tayo nagbabayad ng buwis kung wala tayong ibang maipakitang mga documents. So, yung pang-apat, yung property po na sinasabi natin ay magandang proof kung halimbawang ang sponsor mo or yung tutulong sa'yo sa pagpunta sa US ay halimbawa boyfriend, foreigner boyfriend or foreigner partner. Kasi yung property na halimbawa nag-invest kayo into a particular property, maganda po itong indication ng real and genuineness nung relationship nyo. So, kung i-declare mo si foreigner boyfriend or si foreigner partner na siya yung magiging sponsor mo at siya yung halimbawang gagastos nung US visa application process mo, kasama yung airfare, accommodation, yung mga itinerary or yung mga activities mo doon sa ibang bansa, kailangan meron kang ipapakita na meron kang relationship doon sa tao na yun, dahil bakit naman siya gagastos kung hindi mo naman siya kaano-ano or wala kayong relationship. So maganda po yung investment doon sa property para makita nila na totoo yung relationship nyo. Pwede po halimbawa na bumili kayo ng condominium na sa inyong dalawang pangalan or bumili kayo ng house and lot, although yung bahay lang yung mapapangalan doon sa foreigner na partner or sa boyfriend, dahil hindi po pwedeng magkaroon ng ownership yung foreigner doon sa lupa ng Pilipinas. Prohibited po ito sa constitution. Tapos po pwede siguro na bumili kayo ng kotse or mag-open kayo ng bank account na magpapakita dito. Pero maganda po na indication yung property investment. Kaya kung totoo yung relationship mo or gusto mong patunayan na totoo yung hangarin sa'yo ni foreigner boyfriend, siguro sa ngayon, umingit ka na sa kanya, pag-usapan nyo na na mag-establish kayo ng property investment together, joint, sa pangalan yung dalawa para mapatunayan nyo yung relationship nyo, para if ever na gusto ka niyang papuntahin sa US ay magiging maganda at smooth yung pagpapatunay na boyfriend mo nga siya at meron kayong real and genuine relationship. At yung panghuling point, at ito po yung pinakamahalaga, huwag po tayong magsasubmit ng mga fake property documents. Alam po natin na sa panahon ngayon, lahat po ay pwede ng magaya, lahat po ay pwedeng gawing kapani-paniwala kahit po peki ito. Pero sinasabi po natin na huwag po tayong gagawa na mag-submit ng mga fake documents. Dahil hindi lang po sa mare-reject yung visa natin outright pag nalaman nila na fake yung documents natin, po pwede din po na masampahan tayo ng kaso, dahil ang property document, yung titulo po na to ay halimbawa public documents, so po pwede falsification of public documents, or po pwede rin na iba pang mga penal or mga criminal offense na ikakaso sa atin. So dahil lang po sa gusto nating mapatunayan yung rootedness natin sa US visa application, ay bigla pala tayong mahuhuli dahil nag-submit tayo ng fake documents. At hindi lang po yung huli, hindi lang po yung rejection, pwede pa tayo makulong at mag-fine at baka mamaya i-blacklist pa tayo dahil doon sa ginagawa natin na against doon sa immigration rules and laws ng bansa na pag-applyan natin ng visa. So sana po ay may natutunan tayo sa video ito. Kung meron po tayong tips, questions, or experience, mangyayari po lamang na mag-email sa daxfw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito. Mag-subscribe po tayo at i-check po natin yung mga social media natin dahil nagpo-post din po tayo doon. Meron din po tayong membership. So kung gusto po natin na mapalawig or kung gusto nyo akong makilala ng mas malalim or makilala yung iba pang subscribers at members natin ng mas malalim, mag-join po tayo sa ating membership. Again, ako po si Todd, The Accidental OFW. Yung
pagkawala o hindi mo pagkakaroon ng property, hindi mo kasalanan yon. Pero kung ito lang yung nagpipigil sa'yo para mag-apply ng US visa, isipin mo na hindi lang ito yung pagpapatunay ng rootedness. Kailangan mo rin i-establish sa iba pang mga circumstances, sa iba pang mga bagay yung intention mo na babalik ka sa Pilipinas after the purpose of your trip abroad. So, wag po nating abusuhin, wag po tayong magsasubmit ng mga fake documents dahil gusto lang po natin na makapunta sa US at hindi naman po siguro ganun kahirap establish yung iba pang mga points sa buhay natin para makita nila yung rootedness or yung strong ties natin sa home country. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat. See you po on the next video.